Una sa lahat, may update na po ba tayo or information kung sino ang nasa likod po ng pambobomba sa Naturang Chapel? Ayos po, nauna, bigyan po natin ng konting background ng ating mga taga-subaybay no, sa nangyari kahapon. Bandang alas 10 po ng umaga kahapon, samantalang ang mga grupo po ito ng mga nagkaroon po sila ng biblical fellowship sa may Senior Santo Niño Chapel, particular po sa Barangay Rosary Heights 3. Opo. Dito sa Cotabato City, nang biglang may nagtapon po ng granada sa chapel. And kami po ay nagpapasalamat at do sumabog po yung granada. Isa po itong M26 na klase ng granada, no? Nagkaroon lang po siya ng tinatawag nating low order of detonation. Meaning, hindi po ganun completely yung pagsabog ng granada. Ito po yung napatunayan dahil lang ang aming pong EOD ay na-recover po yung fuse assembly, yung body ng granada, pati po yung coil spring. Kumbaga, nagkatipak-tipak lang po yung granada at nagkaroon po ng low order of detonation. Meaning, hindi po talaga complete sumabog yung granada. Pero sa akin po, nakikita ko po yun na isang himala. Kasi kung nagkaroon po ng high order of detonation, baka meron pong namatay sa mga biktima. Kami po yung nagpapasalamat at minor injuries lang po yung natamo ng dalawang biktima. Isa sa talampakan at isa naman po sa binti at nasa maayos na pong kalagay ng dalawang biktima. Naisugod po sila sa ospital kaagad kahapon at nagkaroon ng tinatawag na first aid. Okay, opo. No? At na naging okay naman po sila pagkatapos. And ulitin ko po, hindi po completely sumabog yung granada. At mas para sa akin, himala po yun eh. At nabigla nga po sila, yung isa lang po yung ano, no? Isa po yung suspect na nakasakay sa motor. And identified po siya. Amin po siyang pinaghahanap ngayon. Kung hindi po kami maging successful sa aming pursuit operation, ipa-file po namin ang kaso against him. Ano po ang motibo nung suspect na ito? Isa lang pala, wala siyang angkas no, or wala siyang back ride, sir? Wala po. Nahagip din po siya ng CCTV at meron po kaming witness at na magtuturo po na siya po talagang nagtapon. Tungkol naman sa motibo, atin po po yung alamin kasi para sa akin, wala pong taong nasa tamang katinoan na maghahagis ka ng granada sa isang grupo ng tao na nanampalataya. Mm-hmm. Marami ho ba itong nasa Santo Niño Chapel, sir? Nung oras po na yon, mga bandang alas 10? Accordingly, nasa 15 to 20 persons kasi maliit lang po yung chapel, no? Hindi po maka-accommodate ng, hindi po kagaya ng simbahan na pwedeng ma-accommodate ng sobra 100 or 200. Maliit lang po yung chapel. Mm-hmm. At nakikita po ba natin, wala ba itong kaugnayan o maihahalin tulad po ba ito sa nangyaring pambobomba rin po kung maalala natin mga kapatid no, at saka Colonel dun sa Mindanao State University sa Marawi noong December last year? Kasi po ano rin yun eh, parang may misa naman po yun noong time na yun. Yan po yung aalamin natin. And tulad po ng sinabi ko, identified po namin ang suspect at kung sakaling atin siyang ma-arresto, malalaman po natin bakit niya ginawa iyon. Opo, you said identified ng suspect pero based on your profile, ano po siya? Meron ba siyang krimen na rin na nagawa? Check po namin yan sa aming record. Mm-hmm. With this, sir, nasa nangyaring pambobomba nga po sa isang chapel dyan sa lungsod, may gagawin po bang paghigpit in terms of security dahil po sa nangyari? Yes, mahigpit na po yung aming seguridad dito. Oh, pero actually, oo. Amin pa po ang paigtingin, no? Kung di kami doble or triple pa namin ang pag-iingat at pag-iigpit ang aming mga checkpoint operations. At as a matter of fact, ngayong umaga, magkakaroon pa kami ng meeting, no? Kasama po yung aming mga partners dito, yung Philippine Marines, yung Public Safety Office, Cotabato City. At syempre, nandyan ang aming mayor. Kami po yung magmi-meeting para lalo po naming mapaigting ang aming seguridad dito sa Cotabato City.
Opo, kasi baka matakot naman yung mga tao na magpunta sa mga lugar na ayan, mga areas na pwede nilang sambahan. Not questioning or not kumbaga parang leading towards the religion. Ano pong mga relihiyon po nitong mga na biktima, sir? Mga Katoliko po siya. Katoliko po sila. Oo. Sa chapel. Catholic chapel po. So, initially nagkakaroon ng biblical na fellowship eh. Hindi naman siya misa kasi wala naman pong pare. So, accordingly, biblical fellowship po yung nangyayari kasi una-una linggo. Mm-mm. And nagkumpul-kumpul ang tao. Siguro ginawang opportunity nung perpetrator na hagisan sila ng granada kasi nagkumpul-kumpul. At tulad po na sinabi ko, malalaman po natin ang motibo pag once nahuli na natin ang suspect. Opo, sige po. Mukhang tuloy-tuloy pa ang pagtugis dito sa nakatakas pong isa lang, mga kapatid, ha? Isa lang po na suspect. At aabangan po namin ang iba pang updates and development po tungkol dito. Maraming salamat sa inyong oras, Colonel. Yes, bago po tayo magtapos, gusto ko lang ipaalam na ito po ay isang isolated case lang and sana hindi po magkaroon ng panic ang kababayan, mga kababayan natin dito sa Cotabato City. At nasa on top of the situation po ang inyong law enforcers dito, particular po ang city police. Ayos. Opo, tama yan mga kapatid ha. Sabi nga po ni Colonel, mahigpit na po ang security doon. Kaya baka mas higpitan pa nila. O kasi I've been also dyan po sa Cotabato City. Marami po talaga mga checkpoints dyan. Kaya mukhang nako, kailangan na talaga paghigpitan. Para yun nga, huwag gagawa ng ganitong bagay. Although this is an isolated case. Maraming salamat ulit, sir!